Like, subscribe, and click the bell button. Thank you. So, mga kakulit, ang isi-share ko sa inyo is ang una, dalawang ano kaya siya, separate. Dalawang klase. Yung natutunan ko sulatin ang Chinese character at the second one, yung maliban sa marunong ako magsulat, alam ko din kung anong character yun. First, iuna ko mga numbers 1, 2, 3. Yung 1, ilan siya, parang ganito lang. And 2, maliit na kuhit at medyo mahaba siya ng konti sa ibaba. At sa 3 naman, kuhit na maliit at medyo pa, medyo mataas ang mga continue kalakihan sa dalawang. The other one, number 4. And number 5, ganito siya, para siyang upuan na parang upuan na sira. And sa number 10, mabilis nyo na siya maalala. Ang number 10, ano na siya? Letter T. Letter T, parang ganito. Yan lang. Letter T. Dito tayo sa fire. Ang character niya ay parang siya gano'n. Next is, mountain. Ang character niyan is, isang mataas na sa gitna, tapos maliit sa gilid, may kuhit. Yan. Malala ko yan. Alam ko yan sa Latin. Siyempre, napakadali, ano? Yung vulkan may fire, tapos unang tingin mo sa vulkan din, parang mountain. So, yan. Apoy has bundok equals vulkan. Yan ang Chinese character yun. That's called big. So, i-pronounce natin niya in Chinese is ta. Ta is big. Square siya. Simple lang ano, square. Pero Chinese character na pala yun. Ang meaning niyan is mouth. Small. Small. Next is be careful. And next is yung parang bahay siya. Parang bahay talaga. That is me. Japan. Yung half square siya, tapos may malaking square sa taas, yung dalawa sa ibaba, tinatawag yan area. Okay? Yan, parang pie. Tapos kulit sa taas. Itaas ng pie. At yun. Yun yun. Peso. But kung sa atin pa peso, sa kanila dollar o yuan. Ito, exit. Kita niyo sa Chinese character, para siyang ganito. It means people. That's people. Okay. Carpo yung meaning niya nito. Alam ko yan sa susulatin, pero mahirap idli mo sa kamay ko. Ayan, car. Okay. Now, let's do for the pronunciation. Ang Chinese character, ang Chinese antonyms, there are 5 antonyms. May plato, may halto, may basta 5 antonyms siya. Pero sa akin, they are the same. 1 antonyms. Alam niyo naman yung ngipin ko. Yung problema ko. May mga konti din ako matutunan. For almost 4 years. 4 years. Imagine 4 years. Konti lang natutunan ko. E paano kasi yung mga nasa paligid ko, they're speaking English. Then kung magka-encounter ko naman yung mga hindi marunong mag-English, ay, Google help! Google Translate agad. Okay? So, ito yung mga ilan-ilan lang sa mga mabigkas ko. Kaya lang, wo means ako. At halimbawa, ito, cellphone ko to. Hindi sasabihin ko, wada. Isa kanya. Sa kanya yung cellphone, sabihin niya, nida, yours. Halimbawa, sa kanila yung cellphone,
taman at tada. Yan. Ano pa ba? Yupin, chupin, napin, chaychapin, mintin, putin, chintin, ikachuntong, ayan, waimien, paano pa. Yun ang mga binabigkas ko, paano pa. Yeah, Ersensu, Uyo, Chibayo. Yeah, numbers yun. Chainali, where is it? And then, sa ngayon, yan ang po na. Kasi nag-bling-bling-bling-blank na ako. Medyo magulo na. And I guess that's it for today. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga kalokohan ko. Okay, bye-bye.